What is up, boys? Welcome back to RB&Co. And itong video na to is continuation sa previous video natin, which is yung pagpa-powder coat natin dito sa Wave S natin na parts. So, ito. As you guys can see, is nasimulan ko na yung pag-assemble niya. Pag-assemble ng mga suspension parts. And yung wheels para matayo natin yung motor kasi delikado baka natumba yung chassis natin eh. And hindi ko na na-video dahil pampatagal lang yun and alam nyo naman yun eh. So, ayan. First step natin is ikakabit yung engine. Pero, yung main topic natin ngayon is about assembling and also about sa mga bolts. So, nandito mga bolts na nabili ko over 1 month ago. Yan, halo-halo. Di ko na alam kung para saan ba mga lahat ng yan eh. So, good luck sa akin. In this video, so tuturuan ko yung mga sizes na mga bolts para sa mga specific parts. Good luck sa akin kung malalaman ko pa ba kung saan mga parts ba yung mga bolts na yan. Dapat talaga Lista ko kung anong sizes ba dapat, pero di bale, tignan na lang natin. So, first is, kakabit muna natin yung engine sa chassis, mamount natin siya. Tapos, let's work from there. So, sa first part natin is dito, sa bolts, sa engine support. So, may nanap akong bolt na, wait, na 10 by 110 yung size niya. Mahirap hanapin to eh. Galing pa ata tong Malaysia ba or sa ano ba yun? Indonesia yung bolt na to. Wala akong nahanap na ganito dito sa Pinas eh. So, lucky. So, dalawa lang yung nabili ko. Itong nandito and nandito. Kasi yun lang din naman yung halata. Ito hindi na. Yung stock pa rin yung gagamitin natin. So yeah. And syempre CNC nuts. Nga pala, lahat ng mga bolts na gagamitin natin is CNC. Ganyang forma. And CNC nuts din. So yeah. Alright. Goods. So, dito, especially sa mga medyo delikado na parts is lalagyan natin ng thread lock. And dahil mga bolts na hang o CNC man is prone kasi maging loose. Ako kung bakit, kaya lalagyan natin ng thread locker para sure na hindi matatanggal. So, sa nuts is 14, number 14. Kung mali ako, lalagay ko na lang dito sa screen yung tamang size. Tignan nito. I think ako lang ata, don't quote me ah, pero di pa ako nakakita ng naka aftermarket na bolt dito except sa mga yung set ba na nabibili yung itong tatlo na yung handmade data yung tawag dun eh, pero ang mahal nun. Ito is 300 or ewan ko, basta hundreds lang yan. So, moving on. Dito tayo sa covers. So, nakabit ko na yung stator niya. And itong mga dual cap is tatanggalin natin yan. Papalitan natin ng CNC din. So,
So, lagay tayo ng bagong gasket kasi sira na yung luma. So, sa crankcase bolts and dito sa magneto cover is set naman yun na bibili. So, hindi ko na kailangan sabihin yung mga sizes nila. Okay, moving on sa duo cup. Ito, tatanggalin natin yung luma. So, yung design is gear type pa rin para match sa team ng mga bolts natin. Next is oil bolt. Pero wala pang oil. Bibili pa tayo. Pero lalagay na lang natin. CNC syempre. Ayan. So next is itong mga bolts sa crank shell. Ito. Hindi naman siya halata. Pero papalitan na rin natin. Size is 6x60. Next, itong sa gear sensor, 6x20. So, next itong, kung yung nagkakamali sa ano to eh, sa speedometer, sa speed sensor. So, next is itong sa tensioner. 6x20 yung size. And mamaya palitan din natin ng nut niyan. Okay, moving on, tappet covers, 6x20, same, up and down. Tapos next, itong nandito sa head, hindi ko alam kung para saan to, pero size niya is 6x10.
Comment down below kung para saan to kasi hindi ko alam. So, next is dito yung sa timing gear cover is 6x100. And then, yung para sa carb na pang Mio is 6x40. Ah, manifold pala. Pang Mio, 6x40. Then last para sa engine is itong head nut. Lagyan din natin ng washer. Di ko alam kung maayos ba siyang tignan pag may orange na washer. Pag wala, pag hindi, di sosa na lang natin. So yung head nuts is specific for Wave naman yan. So, next is itong sa cup. Nakalimutan ko meron na pala ako na ito. So, ito. And yung bolts niya is kasama na rin siya sa set. Tatlo. Sa set ng crankcase and magneto cover bolts. And lastly, para sa engine, yung pipe nut. Yung gagamitin ko is head nut din, same dito. Pero may ako nalalagay yung pipe para tuloy-tuloy tayo. Engine bolts, kumpleto na lahat. And kung i-consider natin yung engine sprocket, is yung size ng bolt doon is 6x10, pero hindi ko muna lalagay yung sprocket ko kasi papalitan ko lang din naman, so susunod na lang. Pero to continue sa sprocket, since nakakabit na rin tong rear sprocket natin, is papalitan din natin siya ng bolts. Papalitan din natin yung sprocket niya pero di pa kasi dumating eh. Anyways, yung bolts na nakakabit dito is yayamanin, so papalitan natin ng CNC. And yung itong bolt na to is lalagay natin siya dito sa footrest natin, itong alloy footrest natin sa baba. So yeah, let's go. Okay, so sa sprocket is yung size niya is 8x20. Dapat talaga lalagyan nyo ng Loctite dot dito or kaya naman is yung safety wire, pero di ko na muna lalagyan kasi papalitan ko lang din naman to. Baka mahirapan na ako tanggalin. So, ayan. So, yun. Like I said, yung dating bolt ng sa sprocket flange, silalagay natin dito sa footrest and sa footrest bracket natin. Same size, 8x20. So, pangdagdag details, kahit di naman siya ganun kahalata. So itong nandito na yung naka-bolt sa engine is yung
generic lang na bolt kasi hindi naman halata. Nilagay lang natin to dahil may extra tayo. Alright, so okay na yung footrest and itong gear pedal. So itong bolt sa gear pedal is 6x30. Matagal na yung bolt na yun nandyan eh. So next, itong sa shock. So nakabit ko na yung CNC bolt na ito. Pero kailangan palagyan ng thread locker kasi nalimutan ko eh. So yung size na itong dito sa shock para sa mga naka hindi na naka-stock, para sa hindi na naka-stock na swing arm is 8x30. So next is itong sa adjuster para sa swing arm. Ano to? 6x40. Hinaba ko kasi para may room for adjustment pa pag gusto nyong pa ayun ng mahaba, edi pwede pang i-adjust. Tapos ito naman sa brake arm is 6x30. Okay, so moving on dito sa taas. Gas tank. Size niya is 6x20. Gagamitan ko na ang flathead para malinis siyang tignan na flat, walang nakaumbok. Tapos ito namang sa lock dito sa floater is 5mm. Pinutol ko lang to kasi mahirap maghanap ng maiksi na 5mm. Yung size dito kapag naka JRP gas na kayo is 5x10 lang. Make sure na maayos yung pagkaputol nyo kasi baka masira yung thread, eh alloy pa naman to. Lastly, dito sa likod is itong nandito para sa grab bar sana. Size niya is 8x20, same sa sprocket. So, ito. Lalagay na lang muna natin to habang di pa natin nakakabit yung fairings. Yung fairings is off-cam ko na lang din gagawin yun. Napakita ko lang para mapabilis yung pag-upload natin. Anyways, alam nyo naman yun. Right, so next, dito naman tayo sa harap. So as you can see, nakabit ko na yung brakes. Front brakes natin, brake master. So dito naman tayo sa clutch lever. So bumili ako ng bagong clutch lever. Rasata to kay Gramoto eh. So pang CRF na clutch lever. Ayoko kasi yung kasama sa clutch kit eh. Ang haba tapos wala pa yung adjuster. Itong nandito. Kasi nung isang beses eh, nilabas ko yung motor. Dahil walang adjuster, natanggal yung clutch cable. Buti na lang may kilala sa akin. Tinulungan tayo. So, ito. Isa ring reason kung bakit ayaw ko yung stock ay masyadong mahaba. Nagpas sa manibela. So, ito is 3 fingers lang to. Right. Mamaya na nga lang. So since itong clutch lever na to is para sa dirt bike, is may hot start siya. Sabi din ng iba is para sa choke, and pwede naman. Pero pang hot start talaga to. Lalagay ko na lang dito kung ano ba yung hot start. Di ko kasi alam ano yun eh. So since yung choke natin is nasa carb na, and tatanggalin na lang natin to. Alright, so since mahaba yung bolt na to is buti na lang bumili ako ng brake lever bolt. So dalawa na yung kasama niya. So gagamitin na lang natin to. Ito, 3 fingers lang. Ano?
Gusto ko lang din to kasi medyo match siya sa breakmaster natin kasi stuck yung itsura. Hindi ko lang, baka tatanggalin ko na lang din yung paint ng breakmaster para mag-match siya dito or ipipaint ko lang din na lang din to ng black. So ito is dahil sa hot start is meron tong para sa cable niya. Hindi ko alam kung tatama ba siya sa fairings. Pero sa ngayon, tignan na lang natin kung tatama. Nag-slight issues tayo. For some reason, naging maikse yung clutch cable natin. Hirap siyang ilagay. Pero anyways, ganyan. Ayos naman. Pero ano, ang laki ng gap eh. So, troubleshoot ko muna yan. Sunod naman tong quick throttle. Ang size nito is, nandito, is 5mm. Pinutol ko ng 5x15. Ah, kuha niyo mo na 5x10 lang pala. Ito nandito. The fuck does this go? Tapos, itong nandito. Ayoko napalitan ng CNC or kahit anumang white bolt kasi gusto ko yung flat, yung countersunk na bolts or screws. Wala kasing binibenta na white gold or ano bang ibang klaseng bolt na countersunk. Gusto ko yung flat lang. And lastly, sa manibela is yung bar end. Fuck! So, gear type. Same sa ibang mga bolts natin. Pero di natin gagamitin tong aluminum na lock niya. Itong goma lang. Kasi may tendency na maging mag-stuck up siya doon. Eh, hindi na mahirap na tanggalin yun. So, yeah. So, lastly, itong axle na lang para sa center stand. Pero gamitin na lang natin to para sa brake natin, sa foot brake. Angas. Para detalyadong detalyado talaga yung build natin. So, ito. Then, ito. Nalagay ko na lang ito. And goods naman ha? Or meron pa, ewan ko. Alright boys, so update tayo dito sa wave vest natin. And I think nakompleto naman natin lahat na para sa video na to. Nakapagkabit na ako ng ibang parts ulit ng carb and yung pipe. Like I said, gusto ko lang i-focus sa video na to ngayon is yung about sa bolts. And yun nga, nasabi ko naman na halos lahat sa inyo. Hindi ko matatapos lahat sa isang video lang dahil mahabang proseso yon. And yung iba naman is nakita nyo na rin naman yun. Hirap kasi perfect sa isang video lang. Ibang parts na hindi ko napakita is solid lang dito sa brake master cup bolt. Specific yan para sa wave talaga, 4mm. And itong sa caliper bolt. Specific din yan para sa wave na outer tube and sa wave na bracket. Sa disc naman is hindi ko na pinalitan ng CNC kasi wala lang. Tapos dito sa pipe, ang bolt na nilagay ko dito sa bracket sa taas is 8x20 and yung nut niya sa likod is 12mm. Tapos ito dito sa swing arm is 12, number 12 na nut and dito is number 14 na nut. Pero bala kong palitan yung axle nito na tulad dito, pang radar para mas malinis tignan. Pero susunod na lang siguro yun. And then dito sa U-box is, itong sa taas,
is 6x20 and dito yung dalawa dyan is I think 6x30 or 6x40. Hindi ko pa makakabit yung U-box dahil kailangan ko pang ayusin yung wirings. So yeah, yan, kompleto na. Ito yung paborito ko part dito. Itong sa part dito kasi ang linis tignan. Good choice na mag-block na chassis and covers para mag-pop lalo yung bolts natin. And I think 99% white, gold, or CNC bolts na tayo. Siguro yung 1% is itong sa quick throttle. Ayoko nang palitan yan. And yung sa baba, yung bolt kung saan yung footrest nakabolt sa engine. And yung drain plug. And hindi naman na visible yon. So, fuck that. And yeah, ayan, 99%. Sa fairings, kompleto na rin naman tayo. CNC bolts din yun. So, ano ba ang size ng mga bolts sa fairings? So, start tayo dito sa taas. So, dalawa. So, 2, 4, 6. Anim na 4x20 na bolt. Maliit na head. And isang dito, 5mm, 5x10 or 20 siguro. And then, move on dito sa triangle or sa front top cover ba yung tawag dito, is tatlong 6x20 na big head. And then kapag naka-stock kayo na fender, itong nandito is 6x10. And then, moving on dito sa main pipe covers. May dalawa ditong bolt, 5mm clip. So, size doon is 5mm. 5x15, 10, I'm not sure. Kasi mahaba yung sa akin eh. Tapos dito, yung sa black part, isang 5mm din. And then, dito is 5mm din. And then, dito sa may U-box is 5mm din. Lahat ng mga clips dito and sa fender is 5mm. Itong sa cowling lang is 4mm. Tapos dito is 6x20 na big head and dito sa araro is ganun din, 6x20 na big head. So, moving on dito sa likod, sa side covers, ito 6x10 yung dalawang yan. And ay, kalimutan ko, yung nandito sa part na to, sa dalawa sa loob, sa may araro, is 5mm din yun. 5x15 or 10. And then, sa fender is hindi ko lang sure yung ditong part na to kasi naputol, pinutol ko yung sa akin. Meron lang ako is nandito sa baba. Ayan. 6x10. So, pero nandito is 5mm. Hindi ko lang sure kung ilan. So, tapos dito sa grab bar, kung di naman kayo naka-grab bar is 8x20 or 8x10 kung masyadong mahaba para sa inyo. So, ayan, kahit di pa siya kompleto talaga, pero maangas na siyang tignan para sa akin. Di na tayo mag-montage kasi ang haba na siguro ng video na to. Sa next video na lang. Pero ayan. Sa next video, stay tuned kasi may mga starting pyesa na ikakabit. Right boys, so bago ko makalimutan, quick tip muna, paano mag-measure ng bolt. So, usually gumagamit ako ng caliper. Pero kung wala kayo nun, simple lang, kailangan nyo lang ng ruler na may millimeters. Siguro naman, meron kayo nun. So, for the length, start kayo dito sa zero. Yung size nga pala na to is 8x60. So, for the length, start kayo dito sa 0. And then, ayan. 60. Sa width naman, ganito lang din. Ayan. Medyo off lang ng onte pero 8mm yan. So, yeah. Ayan. Alright. So, siguro naman na pag-usapan na natin lahat. Pero pag may na-miss man ako, comment nyo lang sa baba and sagutin natin yan. So, hindi naman mawawala magtatanong kung
magkano nga ba yung ginastos ko. Di ko alam yung total price, pero estimate ko is more or less 5K. More or less 5K lahat na buong motor na yun. Pero kung yung gagamitin niya naman is either yayamanin or hang, is lesser yung magagastos nyo kasi CNC yung ginamit ko and medyo mahal yung CNC ng onte kaysa sa hang and sa yayamanin. Ano na lang kaya kapag GR5 o salayo yung gagamitin nyo? Siguro times 3 or times 4, hindi ko alam. So ayun, dito ko na tatapusin yung video na to, masyadong mahaba na. And per usual, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and also click yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating episodes. Like I said, stay tuned sa susunod na video kasi may mga stunning pyesa na ikakabit. Alright, peace out boys!